Magandang araw, mga bata. Andito tayo sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Ikalawang linggo. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, pang-apat, paggawa ng mga laruan mula sa mga patapong bagay. Isa sa mga problema ng ating bansa ay ang sobrang dami ng mga basura. Alam ba ninyo na kalahati sa mga bagay na itinatapo natin ay maaaring gamiting materyales sa paggawa ng mga kapaki-pakinabang na mga kagamitan sa bahay at maging sa pansariling gamit. Tingnan na lamang ang mga retasong tela na sobra sa mga tinatahing damit. Ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga dalis, stuffed toys, mantil ng mesa at marami pang iba. Kailangan lamang ang maging matiyaga at malikhain sa paggawa. Ang mga plastik, bote at mga lata ng mga pagkain ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga florera, canister, pencil holder at iba pang palamuti sa bahay. Ito ay maaaring mo ring gawing materyali sa paggawa ng mga laruan gaya ng mga pushcart, robot at marami pang iba. Malaking kapakinabangan at tulong ang magagawa mo sa iyong pamilya at bansa kung magagawa mong maging isang mapagkakakitaan ang mga patapong bagay na mga ito. Narito ang ilan sa mga laruang magagawa mula sa mga patapong bagay. Una, robot mula sa plastik na bote at karton. Ang katawan ng robot ay gawa sa plastik ng bote, kalahating galon, ang mga kamay at paan mula naman sa karton. Ang mata at ilong ay maaaring gumamit ng butones o di kaya ay art paper. Ito ay may sombrero na yari naman sa takip ng mga bote. Maaring pinturahan upang magmukhang maganda. Ikalawa, mga canister yari sa mga lata ng gatas, biskuit at junk foods. Ito ay binabalutan ng mga makulay na papel o tela at nilalagyan ng mga palamuti gaya ng mga korte ng puso o mga bulaklak, lace at marami pang iba. Pangatlo, mga lumang bote na ginagawang florera kung pipinturahan o lalagyan ng palamuti ang mga ito. At ang panglima, mga gawaing pananahi at pagboborda. Ang ating bansang Pilipinas ay kinikilala sa ibang bansa dahil sa mga magagandang mga produktong binordahan. Gaya ng kilalang barong Tagalog, ternong Pilipino, mga mantil, punda ng unan, kurtina, panyo at iba pang mga palamuti sa tahanan. Ang pagboborda ay isang gawaing makakatulong sa ikauunlad ng mag-anak at ng bansa. Ang pagboborda ay isang komplikadong pananahi na ginagamitan ng iba't ibang kulay na sinulid. Kailangan ng isang bordadora ay may kaangkop na kakayahan sa pananahi upang maging pino, malinis at maganda ang yari ng ginagawang kagamitan. Ang isang simpleng damit o gamit ay nagiging kaakit-akit kapag nabordahan. Narito ang ilang mga pagbobordang tahi na dapat mong makasanayan upang maging mabuting bordadora. Ilang halimbawa ng pagboborda. Una yung hem stitch, satin stitch, holbein stitch, chain stitch, stroke stitch, running stitch, blanket stitch, stem stitch, at yung panghuli ay yung cross stitch. Hindi lamang mga tela ang maaari ng bordahan. Ang mga bag na yari sa abaka ay mabubordahan ng abaka o straw. Tingnan ang larawan sa ibaba. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.